pala si ano, Roniel Baculo, aka DJ RV, na owner ng ESL Southside Lights Rental. Since 1988 high school days, nag-start na kami mag-mobile. Doon kami 1988 and up to now. Yun lang passion ko eh. Nag-umpisa kami noon, ano lang eh. Parang mga laro-laro lang. As time goes on, parang hobby lang talaga. And then sa mga tropa, sa mga kaibigan, pag merong kaming parang party, parang ano, para maka bogey points ganun, seset up pa namin, dibo-dibo. And then syempre, kailangan natin mag-upgrade ng ganito, kailangan natin medyo sumabay sa branded. Pero since medyo mahal kasi mag-upgrade, so lumabas yung Kevlar, nakita ko siya. Trinay ko. Sabi ko, ang ganda, may quality. Tapos mura pa, affordable. So, naging follower na ako ng, ano, ng Kevlar. Inihambing ko rin niya sa ibang brand. Pero actually, sumasabay siya. Pero, syempre, practicality, ba't ka bibili ng, ano, ng sobrang branded tapos yung rentals hindi naman ganun kataas. So, yun, nag-invest ako ng Kevlar. Ito, actually, nung nag-start ako way back 2000 hanggang 2004 sa Araneta. Tapos ang na-invest kong floor monitor, ito, PHD, PHD 15. Up to now, gumagana pa. Talagang ano, solid pa siya, tumutunog. Pero hindi ko na lang siya ginagamit, parang alam mo na, nasa kwarto ko na lang. Parang pinaka-souvenir ko. Ginagawa ko monitor. Pag nag-mimix ako doon sa kwarto ko, ito yung monitor ko. Dalawang ganito. Tapos yung dalawa nito, nasa bahay naman, ginagamit ng anak ko pang video-video kay nila. Pero hindi ko na siya. Kumbaga classic na eh. Kasi wala nang ganitong model eh. Na lumabas na camera. So parang iningatan ko na lang siya. Kasi mga latest, may mga latest na PRX na naglabas. Tapos may mga yung bago yung PRX-8, yung mga wedge monitor, yun yung ginagamit ko. Ngayon, gumagana pa yan. Until now, active na. Active. Makita nyo naman. I want your drama, the touch of your hand. I want your letter, sunny kiss in the sand. I want your... Yun, 2007. 2007 ko nabili. Up to now, tumutunog pa. Oh. Almost sabi yun. Almost 20 years na. Ito ang malaw. Ganyan katatagang eh. Replace na natin yan. Ito na yung bago eh. Pati kailangan sumabay na tayo. Kailangan nakalign na rin na. Naka-apply na tayo. Yun ang kailangan ang trend ngayon ng ano. And then, inimbita ako ni boss sa company, sa opisina. Sabi niya sa akin, anong masasabi mo sa ano sa ganyan. Because sir, okay naman, kaso syempre medyo affordable, tapos medyo kailangan natin ng budget para maka-upgrade. I-develop natin 'yan, sabi niya. Sige sir, eh di nagdo-drawing ako, nagdi-design ako ng speaker. Eh times goes on, sabi ni sir, eh, kasi uso yung ganyan linear na ano, line array na nakaganoon. Pero napansin ko kasi doon, may loss. Pag naka, kunya, 8 per side, pag 1.2 another, pumunta ka sa gitna, parang may kulang na frequency, tas magiging buo na naman yung tunog. Hanggang sa, yun nga, inintroduce ni Sir, yung HLT12X. Nung actually, no, napakinggan ko yun, nasa bodega, sinetap sa piraso, pinatulog namin, tas ang layo. Actually, hindi na ako nakatulog noon. Sabi ko, kinausap ko na talaga ng masinsina si boss. Sabi ko, boss, baka pwedeng ano yun, akin na yan. Eh, ano eh, gagamitin pa yan kasi sa ano eh, sa Music Manila. O sige boss, baka pwedeng ano, pagkatapos gamitin sa Music Manila, akin na. O sige, sabi niya, after Music Manila. Yun nga, hindi pinansin actually yung HLT. Hindi siya pinansin kasi nga, hindi mo siya ma-appreciate sa odds, sa sounds na ang daming buti, ang daming naka-setup.
Tapos, syempre, nasa labas, kung ano yung nakikita nilang branded na linery at yun yung narinig nila sa outdoor, syempre, natutuwa sila. Pero hindi nila pinansin yung HLT na nandun. Kasi ako lang yung nakakalam. At the same time, mga tao dun, na nandun din ako sa exhibit, sinasabi ko sa kanila na yung HLT na yan is ano, maganda. Hindi naman naniniwala kasi unang-una, yung design niya, pag nakita mo kasi basic na basic, parang old school. Parang ganito lang, parang ganito. Tapos, yun nga, yung hindi mo yung mapapansin sa kanya is yung compression niya, yung development, at hindi mo masasabi, outdoor, pang outdoor talaga. Ma-indoor venue ka, ma-outdoor venue ka, hindi masakit sa tenga. Pag naka-outdoor ka, hindi ka kakapusin. Pag naka-indoor ka naman, tamang sakto lang yung tulog, pero hindi masakit sa tenga. Hindi ka gaya nung, para mapatulog mo siya ng malakas, ang lakas ng front mo, pero basag na yung tenga sa harapan, pero hindi pa nakakarating sa malayo. Yun yung technology ng HLT. Kaya yun, doon ako na satisfy, and then, syempre, yun ang pinaparami ko. Kaya, ayun, masasabi ko sa inyo, good na good yan, kahit saan tayo makarating. Or, kung gusto nyo talaga na-experience yung tunog, pwede kayong pumunta rito sa warehouse, tapos, ide-demo ko sa inyo, free, para lang ma-educate din kayo, malaman nyo rin kung ano yung kapasidad ng speaker. Kasi hindi naman tayo for ano lang eh. Gusto ko ma-share sa inyo. Kasi unang-una, i-compare mo sa high-end na mga ano, na kailangan maganda tumunog. Ito, maganda rin siya tumunog, pero at a lower cost at cheaper price na makakasabay. Tapos, very compact siya pagdating sa linery. Actually, nung nakuha ko siya, never ko siya ma-use na... Kasi una, apat na piraso yung kinuha ko, pero never ko siya ma-use na 2 per side. 1 per side lang talaga, kasi sa sobrang lakas niya. Pero ito na, nung medyo mas malaking venue, outdoor, ayun, naaapat ko na siya. Tapos ngayon, naaanim ko na. So, yan na lang talaga yung plano ko. Sa actually, yan yung plano ko paramihin. Kasi mapalit yung venue, 2 piraso, lumaki ng konti, tag 2 per side. Mas lumaki yung grounds, 3 per side. Tapos paglaki, 4 per side. Kaya, the best. DSP siya. Tapos magaang, maliit. Pero pag nakahang talaga, doon mo makikita yung kapugian niya pag nakahang siya. At wala siyang losses. Both sides, from one point to another point, maglakad ka hanggang doon. At ito yung speaker, andito ka sa gilid. Rinig mo pa rin yung clarity. Kaya, the best talaga. Ito na yung latest ko na ano, kinikwento ko sa inyo, HLT. Kumbaga, ito na yung paparamihin ko. Talagang tested na. Tapos kung gusto nyo marinig, welcome na welcome kayo pakinggan to. Punta lang kayo dito sa warehouse. Papakinig ko sa inyo to. Grabe. Ito mo, small but terrible. Oh. Maliit lang. Oh. Oh. Oh, fly, fly, fly. Ayan. Siya. Yan lang. Para ka lang naghang ng floor monitor. Pero sabi ko sa'yo, sumisipa talaga ito. Mapa-indoor, mapa-outdoor. Talagang the best. What you see is what you get. What you hear is what you get. Ito na yun. Sa mga gustong mag-avail ng Kevlar, ang masasabi ko lang sa inyo, andyan yung puso ng Kevlar. Pinag-aaralan ng Kevlar kung paano kayo gumamit ng audio, dinidevelop niya at iniisip niya palagi ang host ng ating produkto. Kasi dun yung pinaka-importante eh. Gusto ni Kevlar umangat tayo eh. At small cost na product, kikita yung rentals natin na maganda at yung quality maayos. Kaya ako sa inyo, the best yung Kevlar. Lalo na pagdating sa after sale. Pyesa, may tropa ako, binabenta ako ng BRX. Nasunog niya, yung D12. O, dalit kagad sa opisina yan. Ngayon, pagdating doon, rewind? No, wala kaming rewind. Speaker, palit. Tanggal yung sira. Yun ang the best. Diba? Hindi ka gaya sa iba dyan, may kilala ako. Bumili ako ng maraming moving heads. After sale, ngayon sabi nila, phase out na raw.
Grabe, nag-invest ako ng malaki, di ba? Ilan yung moving heads ko noon? Oh, nag-invest ako ng maraming produkto na moving heads. Kasi since yan nasa rentals tayo, siyempre nag-invest ka na marami. Tapos sabihin nila, pays out. Paano investment natin? Si Kepler hanggang ngayon, kung ano yung produkto mo, kung ano yung sira mo, paparatingin yan para ma-meet lang yung demand ng after sales nila. Kaya the best, Kepler.